Hello and welcome to my channel. Today's episode ay tungkol sa kung ano ang mas magandang sistema sa pagpapakain ng ating mga alaga. Wet feeding o dry feeding? Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para laging updated sa mga next videos. Salamat po! Ang matutunghayan ngayon ay based lamang po sa aming pamamaraan o experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang po ang aming pamamaraan sa ibang nag-aalaga. Para po sa mga baguhan o nagbabalak pa lang na mag-aalaga ng baboy. Ang dry feeding ay ang pagbibigay ng feeds o pakain na walang halong tubig, at ang wet feeding naman ay may halong tubig. Kanina po ay nakita ninyo ang barako na kumakain at dry feeding ang sistema sa kanya. Dito naman tayo sa patterns magpapakain. Tinisin muna ang kanilang pakainan bago lagyan ng kanilang rasyon ngayong umaga, dinuminan kasi at dapat malinis para iwas sakit. Magpapakain na po kami sa kanila. Ang sistema po sa pagpapakain sa kanila ay wet feeding. Ano po ang advantage o disadvantage sa pagpapakain ng dry o wet feeding sa mga alaga? Kung ang ating pagbabasehan sa mga nangungunang feed companies ay depende po. May iba ay dry feeding ang recommended at may iba naman ay wet o kailangan ng fermentation. Wala naman kung problema kung ating susundin alin man sa mga sistema, dahil pinag-aralan ito ng mga experts. Since backyard ang ating pamamaraan ay depende na sa ating kung ano ang sundin. Sa amin po ay ang unang tinitingnan namin ay kung saan makakatipid sa pagkain na hindi nilisa alang-alang ang kalusugan ng mga alaga. Depende po sa edad ng baboy kung ano ang paraan sa pakain. Sa mga biik hanggang sa starter stage ay dry feeding. Sa grower stage naman at sa lahat ng mga inahin namin ay wet feeding na po sila. Habang ang barako naman ay dry. Normally po, ang feed intake sana ng mga growers kung pure feeds ay nasa 1 kilo bawat baboy kada rasyon. Since 5 sila ay 10 kilos a day ang konsumo nila bawat araw. Sa isang sakong feeds na 50 kilos ay nasa 5 araw lang abutin, dahil sa nais namin na mas makatipid sa sobrang mahal ng feeds ay nag-mix feeding kami ng darak ng palay at grower feeds at nag-wet feeding na rin. Hindi po namin nire-rekomenda ang pagpapakain ng darak sa paddlers lalong-lalo na kung may hinahabol kayo na target weight o buwan upang sila ay ibenta. Dahil baka mas matagal ang kanilang paglaki o ma-delay ang pagbenta ninyo sa mga partners. Uulitin ko po, ito ay pamamaraan namin sa ngayon, maaaring mag-iiba ang diskarte sa mga susunod na batch. Hindi rin naman kami nagmamadali o may target date na mabenta sila. Kung may maghanap na pangletsyon ay pwede kami magbenta at kung wala ay okay lang palalakihin kahit medyo matagal. Ang isang paraan din po namin ay kami na ang magkatay at ibenta ang karne sa mga suki. Hindi po kami nagbebenta sa mga biyahero o kumpredor kung masyadong mababa ang presyo. Balik po tayo sa pagpapakain. Since may 2 kilong darak at tubig na ang kinakain nila, ang nabibigay namin na grower feeds ay nasa 2 kilo na lang kumpara sa 5 kilo bawat rasyon.
o sa isang araw ay 4 kilos compared to 10 kilos a day. At ang tubig naman ay halos 8 tabo, minsan may dagdag pa. Imagine kung gaano kadami ang kinakain nila bawat rasyon. Kung ang isang 50 kilos dati ay nasa 5 days lang, ngayon ay ma-extend na namin ng ilang araw, more or less aabot ng 10 to 12 days. Ang kagandahan ng wet feeding ay madaling matuno ang pagkain at ma-convert na into energy ng mga baboy, pinapanatili ring hydrated ang mga alaga. Sa barako kanina ay dry feeding naman siya sa kadahilanan na ayaw naming tumaba o masyadong malaki para magaan lang ang kanyang katawan sa pagsampas sa mga inahin, pero may available tubig naman 24/7. Okay din naman po ang dry feeding as long as may patubigan o drinker na available palagi kung saan makakainom sila anytime. Mahalaga po kasi ang tubig para tunawin agad ang kinakain at sa hydration ng mga alaga. Sa mga inahin naman ay ever since ay wet feeding na sila at mixed din with darak ng palay. Lagi lang po nating tandaan sa wet feeding ay siguraduhin lang na walang matitirang pagkain o sobra ang nabigay at hindi naubos dahil mabilis lang mapanis ang pagkain kapag basak kailangan nalinisan ang feeder. At makikita ninyo na satisfy o busog na busog ang mga alaga. Hanggang dito na lang ang topic natin. Sana ay nagustuhan at may konting nakuha na kaalaman o tips sa munti naming nalalaman sa pag-aalaga. Ang mga pamamahala ay nasa ating mga kamay kung ano ang magandang paraan o mga diskarte kung saan tayo makakatipid at mas kikita pa sa pag-aalaga ng baboy. Maraming salamat sa panunood at happy farming mga kaibigan!